Continue on South Dakota 46 West for 4 miles. Grabe, bagyo guys, bagyo. Last ng ulan. Ayun, lakas ng ulan. Grabe. Okay, sa ang current location natin, nandito tayo sa ano, ha? Lakas ng ulan, guys. Oh. Ang current location natin, nandito tayo sa South Dakota 46, papunta ng I-29 Shocks Falls. I mean, Shocks Falls. Ang lakas pa ng hangin. Grabe. Hindi ako makapagmatulin. Tumatakbo lang ako ng 50. Ayan, lakas ng hangin. Ayun, hindi kaya, hindi kaya. Hindi kaya. Ang lakas, grabe. Itutulak niya yung ano eh. Itutulak niya yung trailer natin eh. Lakas. Malapit na tayo sa I-29. Oh, makikita nyo yun mga kaibigan. Lakas. Ito bagyo. Bagyo mga kaibigan, bagyo. Ito ang tindi, lakas ng hangin. Ang lakas pa ng ano, lakas pa ng ulan. Oh, may parang may tornado. Oh. Hindi ko alam kung kailangan kong huminto. Maghanap tayo ng hihintuan, puta. Baka mamaya sa ditch pa tayo pulutin, mahirap na. Ay, lakas. Hindi kaya, hindi kaya. Meron akong mapaghihintuan dito, hihinto tayo. Okay, kita nyo yung ano? Nagaanuhan? Nagmikidlat-kidlat pa. Grabe, lakas ng hangin, oh. Katindi, oh. Ito ako sa gilid, paunahin ko sila para may spot ako. Ano silang mauna. Matindi, matindi mga kaibigan. Lakas itong kaganina. Kala ko, hahanginin ako eh. Di, ang sikip pa naman yung karsada na yon. Parang talagang salubungan lang talaga. Bala ko sanang tumigil hanggang doon sa Grand Forks. Ewan ko kung makakaabot ako doon kung ganito ka kalakas ang ulan. Hindi na lang siguro at baka mamaya. Baka mamaya liparin tayo ng hangin eh.
Kahit loaded tayo, pero kapag ka ganito na malakas ang hangin, hindi ko na isasakripisyo yung mararating ko. Pagka ano, hihinto na lang ako pagka ano. Oops, finally, andito na tayo sa ano. In a half mile, take the entrance to the right on I-29 North. Yes. Kapit na tayo sa ano. Makakaabot sana ako ng shock spools. Doon na ako hihinto ngayong gabi. Lakas ng ulan eh. Panahon na ang mga kaibigan na ano, tag-ulan. In a quarter mile, turn right onto the I-29 North ramp. Ang ano naman ngayon eh, rainy season naman, tapos na winter. Take the entrance to the right on I-29 North. Ayun no, meron... Turn right onto the I-29 North ramp, then merge onto I-29 North. Oh, may truck stop doon ah. Yun na lang sana ako. Lakas mga kaibigan, lakas ng hangin. Turn left onto the I-29 North ramp, then merge onto I-29 North. At least yung... Turn west on South Dakota 46 West, 297th Street. At least mga kaibigan, itong ano ha, itong ano natin, alisin ko nga ito pa, hindi sa gabal. Ang hangin nasa likuran natin patulak, hindi masyadong mahihirapan. Continue on I-29 North for 36 miles. Huminto na sila ho, yung mga nandun doon, no? Kasi pasalubong sa kanila yung ano eh, yung ulan. Eh tayo naman, nasa likuran ng ulan, kaya kung ganito, okay lang, focus lang tayo. Shocks pulse. Diyos. Story. Group. North Dakota. Flying Gepardo, North Dakota yung aabutin ko. Diyan tayo mag-ano ngayong gabi. Hihinto. Kung abutin ko, 4 na oras pa pala, 3 oras na lang aking driving guys. Nagsihinto na yata yung mga sasakyan dun sa yung incoming, naghintuan na yata, ano ba yan, mga yan, bakit parang madaming ano. Ng kidlat mga kaibigan. Nagsipaghintuan na sila. Delikado na naman to, baka mamaya pagdating dun sa ano. Ano, minto na yung mga sasakyan dun ah. Nagintuan na yung mga truck mga kaibigan.
Kahit sa Shox Falls na lang ako lili, ano, sakali man. Sa kabila, parang nagsipaghintuan na yung mga nasa kabila. Malakas ang hangin, bagyo. Ito dito. Dito sa banda rito, mga kaibigan, medyo humapahupaw konti ang ano rito. Kaya sige lang tayo. Hanggang dun, kahit man lang dun sa Bandarone, makapag-drive ako. Kailangan ko lang dito mag-focus. Ang kagandahan dito, guys, ha, dito sa itong ano ko, ha, itong camera ko, ha. Night vision to, ha. Night vision yung ano niya, eh. Madilim na, eh. Madilim na ngayon, eh. Anong oras na ba cellphone? Ah, itay nyo kaya. Ah, nakita niya na 7:45 na lang ano ng gabi. Matindi, matindi. Focus lang, focus. Ang load natin ito, mga kaibigan, papuntang ano to, eh, papuntang Calgary, Alberta. Sana makarating ako doon bukas. Kung hindi, sunod na araw. Depende ang takbo ko ngayon. Makatakbo ko ng malaylayo, maganda. Kasi kahit papano yung hangin, papatulak, eh. Ayun, mga truck, guys, huminto na, mga ibang sakyan huminto sa gilid. Malakas kasi yung hangin pasalubong, eh. Hindi nila kakayanin. Eh tayo yung hangin patulak, eh. Lalo na yan kapag ka-empty ka. Mabuti na nga lang kaganina, guys, eh. Loaded ako, eh. Kung hindi, naku po, laglag na sigurado ako na. Hinahangin na ako ng hangin. Ang lakas dun sa Bandarong kaganina. Ang tindi. Bigla ba naman bumuhos ang ulan?
Ramdam ko pa rin yung gibang ng tak eh, kahit na nasa likuran ko na yung ano eh. Kailangan ko lang mag-focus, dalawang kamay. Ah, tulad nun, huminto na dun sa gilid. Hydroplumbing. Tayo sa kabila. Nakakidlat, kidlat pa oh. Jokes Falls, 16 miles na lang. Lapit na tayo doon. Andun na lang siguro ko iinto. Bahala na kung saan ako aabutin. So nga lang, baka mamaya wala nang parking andun eh. Ito umuvertik pa talaga. Ano yung nangyari dyan? Nalaglag yata o nagtago lang. Ay nalaglag nga. Napunta yung truck doon. Nahangin. O, ang hinahangin ah. Kanina siguro yung kalakasan. Kaya ganyan. Ay mga kaibigan, so paano ha? Mag-ingat kayo lagi dyan. At salamat sa panunood. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video vlog. Peace up guys, peace up! Lakai Pinoy Tracker.